Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, nasa Lunes tayo ng pangatlong linggo ng pangkaraniwang panahon. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay nalil sa loob ng Basilica Minor at Pamansang Namana ni Jesus Nazareno, ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin, subita ng live streaming, to Facebook Live, YouTube, X, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo, ang mga intensyon ng mga nakuspusting ng mga chapels, groups, at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Ukraine at sa Israel. Isama rin natin ang ating intensyon para sa ating paghahanda para sa Jubilium 2025. Mga kapatid, sa aklat ni Samuel, si David ay hinirang na ng mga pinuno ng iba't ibang tribo ng Israel upang siya'y magiging hari. Sa ating ebanghelyo ngayon, ang ating Panginoong Hesus ay gumawa ng mga himala, pero sinasabi ng mga eskriba na ang kanyang paggawa ng himala ay dahil sa kapangyarihan ng demonyo. Kaya sinasabi ng ating Panginoon na ang mga lumapastangan sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Tayo kuminsan ay mayroong mga bias, hindi kaya mga mali na pagtingin sa ating buhay. Kuminsan ang ating mga panindigan at mga gawain at mga pag-isip ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kailangan po tayong magbalik loob at dumulog tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyaya ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mong mahal kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron
upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin ka niyang hari upang mamuno sa kanyang bayan. Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Pinahiran nila ng langis si David at kinilalang hari ng Israel. Nooy, 30 taon na si David at naghari siyang 40 taon. Sa Hebron, 7 taon at kalahati siyang namahala sa Huda. Sa Jerusalem naman ay 33 taon siyang naghari sa buong Israel at Huda. Nang siya'y maging hari, pinangunahan niya ang kanyang mga kawal upang lusubin ang mga Heboseo na nasa Jerusalem. Sinabi nila kay David, "Hindi ka makapapasok dito kahit mga bulag at lumpo lamang ang magtanggol dito." Ngunit nakuha ni David ang kuta ng Siyon na tinawag na lungsod ni David hanggang ngayon. Habang lumalaon, ay lalong nagiging makapangyarihan si David, pagkat sumasa kanya ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ika'y nagsalita noon pamanguna sa mga lingkod mo at ipinakita mong yaong pangitain at ito ang badya. Aking pinutungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Pag-ibig ko at pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig ko at pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ang pagtatapat ko't pag-ibig na wagas ay iuukol ko't aking igagawad at magtatagumpay siya oras-oras. Mga kahari ay kanyang masasakop, dagat na malawak at malaking ilog. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Tumayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, alleluia, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ng mga iskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul
ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kahit pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasakupan ng isang kaharian, hindi manatili ang kahariang iyon. At kapag maglaban-laban ang mga makakasambahay, hindi manatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang sakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaagaw ng kanyang harian, ari-arian. Malibang gapusin muna niya ang taong iyon, saka pa lamang niya maluluuban ang bahay na iyon. Tandaan niyo ito. Maaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at pangalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nasa Lunes tayo ng ikatatlo na linggo sa karamihang panahon. Ang tao ay nangailangan ng pagtanggap. Bahagi ng pagkatao natin na tayo ay tinanggap o hindi tinanggap. Pero ang nakapagbigay ng pagyabong sa personalidad ng tao, ang nakapagbigay sa isay at kabuluhan ng kanyang buhay ay ang pagtanggap upang siya ay hindi lang magiging magkaroon ng karakter na buo, bagkus magkaroon ng kaganapan ng kanyang paging imahin at larawan ng Diyos. Sa ating mga pagbasa, ating nakikita ang iba't ibang klaseng pagtanggap. Ang unang pagtanggap ay ang tinatawag na pagtanggap ng pangsosyal at pangpolitika na paningin. Ito yung ating napakinggan sa ating unang pagbasa sa pangalawang aklat ni Samuel, Kapitulo 5, Verso 1 hanggang 7 at Versikulo 10. Si Haring David ay hindi kapamilya ni Saul. Ayon pa sa kaugalian ng monarkiya, mayroong dynastiya. At ang dynastiya, kung sino yung anak ng hari na namatay, ay siya yung maghahari. Pero si David, hindi siya kamag-anak ni Saul. Kaya noong namatay si Saul, ang susunod sa kanya dapat ay yung mga kanyang kamag-anak o kapamilya. Pero dahil kinilala si David at hinirang siya ni Propeta Samuel, bago pa man siya naging bahagi sa kaharian ni Saul, ay hinirang na siya na maging hari at lingkod para sa Israel. Kaya nagkataon na siya ang nagiging commander-in-chief o pinuno ng mga hukbo ng Israelita na dahil sa kanyang ginagawa, kanya pong nabuo, kanya pong napagkaisa ang lahat ng mga tribo sa Israel, liban lamang sa mga Hebuseo na siyang nag-control sa lungsod ng Jerusalem. Ang lungsod ng Jerusalem ay siyang pinakasentro noong panahon dahil sa panahon ng si Haring David ay nagahari,
ang mga tribo ay hindi nagkaugnay-ugnay, nagkalaban-laban. Naugnay na niya ang ilang mga tribo ayon sa lipi ni Jacob o tinatawag ng mga Israelita, ang mga Hebuseo na lang ang kanyang kalaban. At siya'y nanalo. At dahil doon, tinanggap siya ng lahat. Kaya ang pagtanggap sa kanya bilang hari ay tinatawag natin socio-political na pagtanggap o paningin ng tao ayon sa kanyang katayuan at ayon sa kanyang ginagawa. Sa ating Salmo naman, 88, ang pagtanggap ng tao ay hindi dahil sa kanyang katayuan, sa kanyang sosyal na kalagayan, bagkos sa kanyang pananalig sa Diyos. At higit sa lahat, sa pag-ibig sa Diyos. Kaya, atin po nakita sa versikulo 25 sa Salmo 88 na sinasabi, pag-ibig ko pagtatapat ay ibibigay ko ng ganap. Na ang pagkilala sa tao ay meron ng ibang antas. At itong antas ay tinatawag na antas espiritual. Dalawang klase po ang pagtanggap sa tao sa pang-espiritual na antas. Positibo o negatibo. Ang positibo ay tanggapin agad siya yun. Ang negatibo ay magkaroon ng bias. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 3, 22 hanggang 30, napahayag ang bias ng mga iskriba. Ano po yung mga iskriba? Tinatawag sila na iskriba sapagkat sila'y nag-aaral sa mga tradisyon ng Israel. Lalo na ang tatlong mahalaga na tradisyon na tinatawag na Torah, tradisyon ng mga kautusan, Nabiim, tradisyon ng mga propita, Kitubim, tradisyon ng mga karunungan. At ang mga komentaryo sa mga tatlong tradisyon na ito na tinatawag na Talmud ay siya yung nagpapahayag saan kumikiling upang kanilang tanggapin ang isang tao o hindi. Dito sa ating Ebanghelyo, klaro, ng ating Panginoong Hesus ay nagkaroon ng negatibo na bias mula sa mga iskriba. Dahil, ano ba ang ating Panginoon para sa mga iskriba? Sila ay doktorado ng mga tradisyon at mga pag-aaral ng karunungan. Samantala ang ating Panginoon ay mula sa pamilya ni Santa Maria at ni San Jose na isa lang karpintero. Ang mga kasama ng ating Panginoon na mga apostol ay mga mangisda, mga publikano at iba pa na hindi maituring na may pinag-aralan na nasa antas na maituring na sila ay maaring magiging tagaturo at may otoridad sa pagtuturo. Kaya, noong pinalayas ng ating Panginoon ang demonyo, kaagad sinasabi ng iskriba, nagpalayas siya dahil si Belzebul, ang prinsipe ng mga demonyo, ay ginagamit niya upang palayasin ang demonyo. Hindi ba inconsistent yon sa isang tao na doktorado at may kaalaman gaya ng isang iskriba na ito na marami siyang alam. Siya ay masabing pantas pero ang kanyang salita ay nakulayan ng isang bias na hindi niya tinanggap ang Panginoong Hesus. Magpa hanggang ngayon sa gitnang silangan, ganun din ang mga pagtanggap ng Panginoong Hesus. Hindi nila matanggap na ang Panginoong Hesus ay siyang Mesiyas na darating na pinangako ng mga propita. At dahil dito, ngayon, sinasagot sila ng Panginoon ng dalawang sagot. Una, tungkol sa kapangyarihan ng pagpalayas sa demonyo. Pangalawa, ang tungkol sa talinghaga ng isang tao na may hawak ng kapangyarihan sa bahay. Una, tinatanong sila ng Panginoon kung
ang demonyo ba ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan magpalayas ng demonyo? Paano natiling makapangyarihan yung demonyo sa kanila? Kaya mali ang kanilang paratang sa ating Panginoon. Pangalawa, yung tungkol sa talinghaga na isang tao na may hawak sa isang bahay. Ang demonyo ay siyang may hawak na isang bahay. Ngunit kung mayroon pang mas pinakamalakas nito, at ang ating Panginoon mas malakas dahil siya ay Mesiyas at siya ay Diyos, pinalayas niya ang demonyo. At lahat ng mga nasamsam ng demonyo, ang mga namumuno, ang mga makapangyarihan, ang mga mayamang negosyante na inalihan ng demonyo, sila ay magbago na. Dahil sinasabi pa ng Panginoon ay kukunin mula sa kanila. Pero ang hatol ng Panginoon sa may mga mali na paratang o bias ay hindi sila mapapatawad. Kaya sinasabi niya, mapapatawad ang lahat ng mga panglalait, pero ang hindi pagtanggap ng Espiritu Santo, sapagkat ang lahat na kanyang ginagawa ay ayon sa Espiritu Santo, ay hindi mapapatawad. Sa buhay natin, kinakailangan tayong tumanggap din sa ating kapwa. Huwag tayong magkaroon ng bias, sapagkat lahat tayo ay kawangis at larawan ng Diyos. Kapag ka mayroon tayong panglalait o bias sa ating kapwa, Diyos na rin ang hindi natin tinatanggap. Kapag ka dinududahan natin ang ginagawa ng mga mabuting tao, ng mga kabutihan, hindi tayo sumasang-ayon sa diwa ng Espiritu Santo na siyang laging nag-udyok sa isang tao na gawa ng mabuti. Kailangan ang ating pagtingin sa ating kapwa ay sincero, makatotohanan at karapat-dapat at igalang ang kanyang karapatan bilang tao sapagkat sa kolehiyohan siya ay tunay na larawan at kawangis ng Diyos. Kailangan tayo na gumagalang at magrespeto at magmahal sa kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon kay Kristo na lumulupig sa kasamaan, buong tiwala tayong lumapit sa Ama, dala ang ating mga inadalangin mithiin, at atin pong itutugon, Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang simbahan naway magpanibago at sumaksi ng may katapatan sa tamang pagpapahalaga sa buhay. Manalangin tayo. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang mga nagdidigma ang mga bansa, naway matutong mamuhay sa pakikisa at pagtutulungan upang makapagdulot ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang lahat ng nananalig kay Kristo, naway mapaglabanan nila ang pagkakahiwa-hiwalay at maging iisa sa Panginoon. Manalangin tayo. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang mga may sakit, lalo na ang mga lumpo at may kapansanan, naway tumanggap ng kasiyahan at kalinga sa mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng masama at hayaan mong ang iyong kabutihan ang siyang magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Pag-ibig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo buong puso ko, inaalay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyo. Kalwalatian. Tumayo ang lahat. Manalangin ng abatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot, kami sumasamo sa iyo't lumulhog upang kaligtas sa iyong ipagkaloob sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbigyan mong ito ay aming maihayag, kahit ito ay walang anumang may daragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakihirapan sa pamagitan ng anak na minamahal. Kaya kaisa namang yalisisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sumita ng Espiritu ng banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang managad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. At naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin ang simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan nilipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod,
at ang lahat ng mga banal na muhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin na magaling na utos sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at kayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, Panginoon. Ang baling ang aking diwa ay sa'yo, huwag nawa pababayaang masipayo. Ikaw ang buntong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapa at pag-ibig. Panginoon ko,
puso, tinig mo'y isang awit sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng Palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagalaw mong sa aming pakikinabang, sa iyong kanang loob na bumubuhay, lagi naman naming maikarangal ang iyong pagkapalang sa aming ibinigay. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Ekaristiya, kayong narito sa loob at naugnay sa pamagitan ng iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Hesus Nazareno. Salamat po sa lahat na laging tumutulong sa Quiapo Church o pamakatulong ang Quiapo Church, mga kapwa natin mahirap at nangailangan. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Hesus Nazareno. Palakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod at lahat ng narito at lahat ng nakiisa sa atin, naway ang Diyos ay laging magpapala at magbuhos sa inyo ng biyayang kinakailangan sa inyong buhay. Tayo po ay dapat tumanggap sa ating kapwa na walang bias, na walang anumang pagtingin, sapagkat ang tunay na batayan ng pagtanggap ng ating kapwa ay tayo ay imahin at larawan ng Diyos na dapat makikita natin sa ating kapwa ang ating Panginoong Diyos. Gaya ng pagtanggap na ating Panginoong Hesus sa kanyang mga apostol at ng mga taong naniwala sa kanya, ipagpatuloy rin natin ang ating pagtanggap sa ating kapwa-tao upang makilala natin ang Diyos sa ating kapwa, sapagkat sinasabi niya, Ebanghelyo ni San Mateo 5:40, kung anong ginagawa niyo sa pinakaabakong mga kapatid, ay ginagawa niyo sa akin. Ngayon po ang pupasbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang kabay-bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Hesus Nazareno. Inaagos ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta na nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalaming imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang mga makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na may maalala ng pangako ng sabinyag na ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maiking taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami
sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.